sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaction. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Di umaangat. Ha? Ang popularidad ni Martin Romualdez. Kahit mayat maya mo nakikita kung saan saan, namimigay ng ayuda. May nakita nga ako eh. No? Ang sabi pa eh. Palitan na lang kaya natin yung DSWD, si Martin na lang, kasi laging namimigay ng ayuda eh. Buong Pilipinas, kasama siya sa pamimigay ng ayuda. Anyways, eto na kasi pinakamatalino nyo, isa sa pinakamatalino nyo, si Abi. Pagbira pala, naghuhugas na ng kamay. Abi, ako, bago ko sabihin yung mga sinasabi ko, hinahanapan ko muna ng mga pruweba. No? Ano ang prueba mo na humihina na si BP Sara? Eh, hindi naman nga ako nagsabi niyan eh. Si Trillanes eh. Eh, bakit mo binabalita kung hindi ka naniniwala? Bakit mo nilalaman? Bakit mo tinatapik? Kaya mo yan tinapik is either hindi ka naniniwala pero gusto mong siraan ng mga Duterte or naniniwala ka kay Trillanes. Kasi ako may mga vlogger, may mga ano ko na hindi ko binabalita, hindi ko pinaniniwalaan kasi. Di ba? Diba? Hindi lahat ng mga sinasabi ng mga DDS vlogger ay binabalita ko. Hindi naman ako sunod-sunuran lang eh. May sarili akong pag-iisip, Abi, yun yung keyword dun eh. Abi, makinig ka. Hindi ka na naman nakikinig. Makinig ka! May sarili akong pag-iisip. Hindi ako sunod-sunuran lang at sasabihin ko, sinabi ng idol ko, sinabi ng hinahangaan ko. Ayun yun. Yung very basic yun, Abi. Sa isang matinong tao. Iko-quote mo lang si Trillanes. Bakit mo tinapik kung hindi ka naniniwala? Dalawa lang yan. Naniniwala ka or gusto mong siraan si BP Sara. Kinote mo pa nga eh, di ba? Sabi mo pa nga, ayong kay Trillanes, ha? Hindi ka nagduda eh. Ayon daw po kay Trillanes, sabi nito ni Abi, kaya daw malakas si BP Sara noong 2022 kasi hindi pa natutuklasan yung ginawa ng pamilya niya. Eh, teka lang muna. Alam ko na nanungkulan si Tatay Digong 2016 to 2022. Ibig sabihin, nilihim. Ibig niya sabihin kung maniniwala ako sa sinasabi na yan ni Abi na ayon daw kay Trillanes, nilihim sa taong bayan. Hindi nila alam na maganda yung patakbo ni Tatay Digong. Kaya daw popular kasi hindi raw alam ng taong bayan. Alihim pala. Hindi ba baliktad? Kaya popular si BP Sara dahil sa husay ng pamamalakad ng mga Duterte? O, tanong mo sa akin, bakit hindi popular si Martin? Sasagutin ko sa iyo, walang quotation, hindi ko kinakailangan na pag magsusuri na sa vlogger na yan. Di ba, Abi? Okay. Hindi ko kinakailangan mag-quote ng kung sino-sino. Sasabihin ko sa iyo, bakit hindi popular si Martin? Dahil palpak yung posibleng mag-endorse sa kanya. Diba? Sasabihin ko sa iyo, bakit hindi nanalo si Marroas? Dahil palpak si Pinoy. O ngayon, balikan natin. Bakit popular si Sara Duterte noong 2022? Dahil hindi pa raw alam ang pinagagawa ng mga Duterte. Hindi alam ang pinagagawa ng mga Duterte. O naramdaman ng tao, nasaksihan ng tao, bumilib ang tao sa pamamahala ng Duterte. Naramdaman namin kung anong uri ng paglilingkod meron yung mga Duterte. Kaya popular si Sara Duterte. Tama yun. Hindi namin siya kilala bilang mayor. Hindi naman kami taga Davao. Pero kaya siya popular? Kasi kung ganito ang ama at sinasabi ng ama na mas matapang sa kanya yung Sara Duterte, eh putya, mas malupit to. Mas gusto namin to. Tapos ngayon, wala na sila sa posisyon.
sasabihin nyo humihina dahil nalalaman ng tao yung mga ginawa ng mga Duterte. Ano ba yung pinaalam nyo sa tao? Eh lalo nga, lalo nyo nga sinisiraan yung Duterte, lalo nga nagiging popular yung mga Duterte. Sana man lang kung meron kayong kinukote, no, Abe? Kung may kinukote ka man lang sana, ayon sa pag-aaral ng ganitong survey, SWS, Pulse Asia, at anumang survey. Humihina na si Sara Duterte, oh. Tignan nyo to. Wala eh. Di ba? Wala namang survey na nagsasabi na mahina na si Sara Duterte. Saan nyo nakuha yun? O di paninira nga. Kaya mo nga sinabi yun eh. Di ba? Kaya mo nga sinabi na baka sabihin na naman ng tao. Ha? Baka sabihin na naman ng tao na maninira ako. Di ba? Baka sabihin naman ng tao sinisiraan ko mga Duterte. Hindi ko sinisiraan ng mga Duterte. Binabalita ko lang. Anong binabalita mo? Yung paninira sa Duterte? Hindi ko na kailangang i-research kung yan ba'y sinabi talaga ni Trillanes o hindi. Pero vlogger ka eh. Kung hindi ka naniniwala dun sa sinasabi ni Trillanes, hindi mo yan gagawing topic. O naniniwala ka man hindi, gusto mo yang maging topic dahil kasama sa agenda mo bilang tao, no, yung paninira sa mga Duterte. Anong survey ang nagsasabing mahina na si Sara Duterte? Wala kang mapatunayan. Hindi mo ba naisip yun? Teka muna, baka ako pagdudahan dito. Naisip mo na yan. Ang akala mo lang sa mga Pilipino, bobo. Binububo niyo mga Pilipino. Matagal na. Ngayon, ipapaunawa namin sa mga tao kung ano ang ginagawa ninyo. Naisip mo na yan. Matagal mo na, sabi mo, dekada ka na eh, di ba? Sa broadcast industry. Well, hindi mo naisip na may magtatanong, ano ang batayan? Bakit ko nasabing mahina? Naisip mo na yan. Kaya mo nga sinabi, hindi ko sinisiraan, ha? Hindi ko sinisiraan, ha? Ang mga Duterte, ha? Binabalita ko lang to. O yung pamimili mo ng balita, wala naman namilit sa'yo na ibalita mo yan kung hindi ka sigurado. Di ba? Yung topic mo, ikaw namimili dahil vlogger ka eh. Okay. Nako, hindi mananalo sa akin debate yan. Puti, ano ba alam niya? Hindi mananalo sa akin ng debate yan, pero hindi ko yan lalabanan kasi nakapagsabi na ako, ang dami po naghamon sa akin eh. Ganito ginagawa nila, no, yung mga naghamon. Hamon ng hamon, di ko kilala. Tapos sasabihin ako, mababalitaan ko, napunta ako nun sa channel ng isa naghamon sa akin, duwag daw ako dahil hindi ko kilala yung tao. Kaya nagsabi na po ako, lahat ng gusto makipagdebate kay Badong para naman may sense yung pakikipagdebate ko. May talent fee po ako sa debate, 200,000. O yan ha, kaya wala na pong naghamon magmula nun. Eh puta, mas matalino pa ako sa... Alam ko na yung gimmick eh. Nakita ko mismo eh. Pumapasok sa akin. Oh, debate daw kayo ni ganun. Debate daw kayo ni ganun. Siyempre, hindi ko po yung kilala. Hindi po ako makikipag... Maya-maya, topic na ako nung tao na yun. Duwag daw ako. At hindi ako lumalaban. Oh, wala po akong tatakbuhan. Lahat ng mga mo ng debate sa akin, 200,000 ang aking talent fee. Mag-ipon kayo. Pag nakaipon kayo, kayo na bahala sa topic, kayo na bahala sa venue, kayo na kahit saan. Para matigil yung mga hamon-hamon, di po ako natatakot dyan eh. Sa debate, kahit sino. Mag-ipon muna kayo ng putya talent. Ano, libre ba ako? Ano kayo? Bali? Akala nila libre eh. May kita ko rito. Makikipag-debate ko. Wala akong kita. Ano yan? Payabangan lang. Utot nyo. Okay, balik tayo rito kay Abe. Abe, style mo, wala na yan. Hindi ako naninira sa mga Duterte. Baka sabihin nyo na naman, naninira. Kung tumitira ka, pangatawanan mo, yun lang naman. Eh. Huwag kayong maging peke. Napaka-peke mo, nagbabait-baitan ka. Ako, ayoko sa lahat, yung bait-baitan. Nagbabait-baitan ka na kunwari hindi ka na tumitira.
kinukot mo lang si Trillanes, eh di wag mo gawin topic kung ayaw mo tirahin. Tangengot mo. Kami po, kung ano yung topic ko rito, yun yun. Tumitira ako, okay. Di ba? O eh, ano ngayon? Wala naman po kapatol sa akin dyan. Kasi nga, para lang magkaroon ng ano, ng kung ano yung sinabi ko sa iba, pare-pareho. Di ba? Hindi naman nanalo sa akin ng debate. Mag-ipon muna kayo bago kayo maghamon. Dapat sinabi mo yan, bilyon ekila. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ng ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tungkano. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.